At alamin natin ang mga asahang mangyayari ngayong araw sa ASEAN Summit. Live mula sa International Media Center, may unang balita si Rhea Santos. Rhea. Yes, Ivan, level up nga ang preparasyon para sa seguridad para sa ikalawang araw ng 31st ASEAN Summit and related summits. Dito pa lang sa pagpasok sa International Media Center, dadaan kayo ng X-ray machines, limited yung access ng mga may ID. Pero bukod doon, oh, nakita din natin yung walang tigil na paglilibot ng mga K-9 units para na rin sa kaligtasan ng mga naririto sa International Media Center. Magpapatuloy nga po sa maghapon, no, ang mga pulong para sa 31st ASEAN Summit. At gaya ng nabanggit ng Pangulo kahapon, magaganap itong pagpirma sa isang kasunduan para sa proteksyon ng mga migrant workers, lalong-lalo na yung access to justice, tsaka yung makataong pagtrato sa ating pong mga migrant workers. Bandang tanghali naman po ay pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tanghalian para sa mga leader sa PICC. Napag-alaman din natin na bago mag alas 12, ha, dadating ang heartthrob na leader dito sa International Media Center. Ito po si Canadian Prime Minister Justin Trudeau para sa isang press conference naman. Mamayang alas 7 ng gabi ay nakatakda ang closing ceremony ng 31st ASEAN at magaganap ang turnover ng pag-host nito mula sa Pilipinas papunta naman sa Republic of Singapore. Sa PICC po yan magaganap alas 7 ng gabi. Matapos noon, mga bandang alas 8 ng gabi naman ay aasahan ang pagkakaroon ng press conference ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magkakaroon din po, no, paalala ng music festival dyan sa Ayala Triangle badang alas 7 ng gabi, kung saan aasahan po natin ang pagpa-perform ng siyam na artists mula sa Southeast Asia. Again, no, hindi lang mga political na usapin ang pinagpupulungan dito sa ASEAN Summit, kundi maging pagpapakita at pagpapayabong sa kultura ng mga member states nito. At yan muna ang pinakauli mula dito sa International Media Center. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Rhea Santos.